Hi guys, this is Steve from MegaToon TV. Kumusta po kayong lahat dyan? On this episode, magre-review ko ng anime collectibles. So, ano ibig sabihin ko ng anime collectibles? Well, basically, figure siya, anime figure, na pwede mo lang siyang ipang-display pero hindi mo siya pwedeng paglaruan like other toys. Okay? So, ang re-review ko ngayon is, tignan natin kung mahuhulaan nyo ah. So, ito yung main character. Ayan. So, tama. Sa mga nakahula, ito yung anime na One Piece. And this is Luffy. So, makikita ninyo, itong collectible na to comes with a stand and yung wanted poster nila. Kung titignan mo siyang straight na ganyan, para siyang 2D na poster. Pero once iniikot mo, ayan, nag-pop out na siya. So, maganda siyang pang-display. Ayan. So, yung quality nito, yung base niya is yung, of course, plastic. Tapos, itong wanted is hard plastic, kasama na rin yung si Luffy. Kung napapansin nyo rin yung pagkakadesign sa kanya, hindi siya yung full na cartoon, yung malaki. This is what the Japanese called as Chibi, yung smaller version nila. So, ayan, cartoons na cartoons. Nakikita niya si Luffy with his two meat. Yan yung power niya, di ba? So, doon sa poster, tignan natin ha, nakalagay, Monkey D. Luffy. Medyo malabo sa cam, pero ang reward niya dito is 300 million. Belly. I think it's belly, hindi dollars or what. So, ayan siya. So, gaano siya kalaki pag nilagay mo siya sa kamay mo? Something siya na ganyan. Now, if you want an accurate measure, kunin ko yung ruler ko. So, approximately yung height niya nasa 3 inches by 2. 3 by 2. Ayan. So, ayan si Monkey D. Luffy. By the way, itong collectibles na to nabili ko sa Comic Alley, they don't sell this per piece pero binibenta nila by set. So, pag binili mo yan, makukuha mo na lahat. Okay, so itong next character ay si Zoro. Roronoa Zoro. Ang bounty niya is 120 million. Yan, yun yung itsura niya. By the way, pag binili niyo to, I'm not sure kung available pa. Napansin ko kasi itong mga figures na to, they have connection on the mid body. So, may chance na mabibili mo siya putol or mahina yung dikit. So, all you have to do is dikit mo lang siya ng super glue, mighty bond, and yun na yun. Kasi dito yung pinaka connection niya eh. By the way, I'm showing this by the order kung paano na-recruit yung One Piece crew. So, kung nanonood kayo ng anime, malalaman nyo kung sino yung mga susunod pang characters. And based on sa design nila, sa design ng damit ni Zoro and ni Luffy, I think ito yung pre-New World before sila na-enter sa New World. So, ito yung mga design nila. Siguro, ito rin yung bounty nila by that time. Alam ko kasi mas mahal na yung bounty nila pagdating nila sa New World. Okay, so, next one we have... Sino susunod? Ito, hindi ko sure ha, kung si Nami nga talaga yung sumunod. Yan, so yan, si Nami. Ang bounty niya is 16 million. Ito yung back view ni Nami. Yan. So, ang post ni Nami, para siyang may hawak na orange or peach yata yan. Di ba yung boat nila, merong parang orange tree or peach yata yun. I'm not sure. So, doon kilala si Nami. So, yan. May hawak siya na peach. Yan. Next one, I see Usopp. Dito sa figure na to, hindi siya Usopp because he's wearing a mask. Kung nanonood kayo ng anime,
And sorry dun sa wala pa sa episode na to kasi may konting spoiler. Si Usap, pag nagsuot siya ng mask, he will be called and known as Soge King. Hindi ko sure yung pronunciation if right, kung Soge or Soge, ewan ko. Anyway, ang bounty niya is 30 million. So ayan, si Soge King, or in English, alam ko ang ibig sabihin nun is Sniper King. Yeah, oh, kasi napanood ko yung Japanese version na Soge King siya doon, and Sniper King naman dun sa English dub. Ayan, so siyan si Usap. Okay, so next one is Sanji. Natatawa ako dito sa pagkaka-design nila kasi kuhang-kuha yung mga expression nila. Diba, ito yung mukha ni Sanji na kapag nakakita siya ng girls, yung mata niya nagiging heart. Ayan, so yeah, kuhang-kuha nila. So, dito nakalagay sa bounty niya is 77 million. So far, mataas siya kay Sniper King or Soge King. So, here's Sanji. Ayan siya. Okay. So, next one is si Mr. Tony Chopper, yung kanilang ship doctor. Ayan si Chopper with 50 bounty. Ayan. Sa mga nanonood, alam niyo kung bakit 50 yan. Napagkamala yata kasi siya parang pet lang ng crew na wala naman threat. Ayan. So ayan si Chopper na may hawak na cotton candy. Alam ko mahilig siya dyan eh. Now, yung design ni Chopper compared dun sa iba na nakaupo sa poster, siya parang nakadikit siya doon na parang nag-pop out. Hindi siya nakaupo. Kasi alam naman natin si Chopper, di ba? Usually parang siya yung shy type sa group. Okay? Okay. So next one, hulaan niya sino susunod after Chopper. Sige nga. Si Nico Robin. And so again, doon sa mga hindi pa na napapanood yung chapter about Nico Robin, again, sorry for the spoiler, pero nung una, alam ko, akala ko nga magiging kalaban nila to, pero eventually naging crew nila. So sabi dun sa poster ni Nico Robin, she has a bounty of 80 million. And si Nico Robin, ayan, nakatawa siya. Medyo malabo yata sa cam, so hindi nababasa yung details sa poster, pero malinaw siya. Once you have this figure, malinaw yung pagkaka-imprint. Kung malabo siya sa video, sa camera lang, medyo hindi siya ganun kasing sharp. Okay, so sino na next? Next, I see Frankie. Yan. Ang bounty ni Frankie dito ay 44 million. Kung mapapansin niyo yung katawan ni Frankie, ayan, hindi pa siya yung malaking cyborg na yung katawan niya parang ano, parang robot. Ano pa kasi to eh, before pa do sa New World. So ito yung itsura ni Frankie. Ang kanilang shipwright. Ayan, nandun yung famous ano niya, star. Yung kanyang Popeye arm na malaki. Okay? Alam ko may pangalan si Frankie eh. Nakalimutan ko na eh. May isa siyang pangalan sa game. Yung tawag sa kanya ng mga tao doon sa village nila. Basta, if you know kung ano yung pangalan ni Frankie, nakalimutan ko na, you can put it on the comment below. Okay, last one is Mr. Yohohoho! Ayan, si Brooke, yung kanilang perverted musician na wala nang tinanong sa babae kung hindi about her underwear. Ayan. So, ang bounty ni Brooke is 33 million. Ayan.
niya. At afrong afro, laki ng ano, ng kapal ng buhok niya. Okay, so tignan natin yung isang set. Ilalayo ko lang ng konti yung camera so that you guys can see it. Parang hindi yata akasya. So, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lahat. Nung binili ko to sa, ano, sa store, ang price niya is 1,400. Hindi ko na alam kung magkano siya ngayon or if may stock pa sila. Nabili ko siya, by the way, sa Comic Alley. Marami nagsasabi yung mga quality sa Comic Alley is not as good as the original. Sabi na iba parang rip-off. Pero sa akin kasi, I just buy this for collection na ayoko na magkumasos ng pagkalaki-laki. So, kung meron kayong paglalagyan ito, kaya maganda siya kasi may stand. Siguro, bilhin nyo na lang ng crystal case. Yung, ano, ang tawag dun? Yung case para hindi sila malikabukan. So, ayan. Yan yung One Piece group. Okay, so that's about it. I'm not sure again kung meron pang available, but you can check the nearest Comic Alley and see kung meron pa silang ganito. Okay, so guys, maraming salamat sa panonood. This is Steve again saying maraming salamat. Bye-bye. Honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna get up on it. I give you quality, honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna get up on it. I'm super fly with the rhymes I supply. Float like a butterfly, high up in the sky. Stink like a bee before I touch the ground. Like Ali in his prime, yeah, I'm loud, I'm proud. So you can understand the words that coming out my mouth. When I'm in the house, I keep it hot and tight. I ain't stressing, I'm nice, I know what I'm talking about. Catch me at the limelight, you know what I'm talking about. So walk with me, talk with me, let me take you out. I don't do this all the time, but I'm feeling your style. Some things cannot hide, I ain't trying to fight the feeling that gets me calling you at 2 in the morning, hey. Honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna